Okay, so ano ginagawa mo? Uy. Ayun, kailangan ng identification. Kailangan daw ng L identifier, clave pin, permanent clave, EU citizen. Nako, parang hirap naman ito. Puntahan nga natin tong clave na to. Paano makapag-register dito? Ano? Ang kwento mo? Kwentame! Kwentame! This is John and Jerry! Okay, so, anong ginagawa mo? Ito, binabasa ko yung pagpalit daw ng third country sa driving license. Nagsabi dito, kabilang Pilipinas doon, di ba? Oo, kasama ang Pilipinas sa third country. Ano ba ang mga bansa na nandun? Later na natin hindi discuss yan, di ba? Pero anong ginagawa mo ngayon? Ngayon, kailangan kong i-transmit yung documentation na kailangan. Bakit? Ang hirap kasi ngayon pumunta. Saan ba ikaw nagpaano? Nagpasita? Sita po ay appointment na? Di ba bago magka-COVID, ang kasagsagan ng lockdown, nagpasita na tayo at alam mo na ako, ang testado na, sumagot na. Ayan na. Ako ng mechanism na oo. Ayan. So? So ngayon kailangan ko i-transmit ang mga dokumento mo. Ay, sige. Meron daw dito sa internet, tapos yung physical appearance. Ang problema dito sa physical appearance, siyempre nakakatakot pa rin naman lumabas ngayon, di ba? Dahil, kwan, may banta pa rin si COVID. So, ano ang dapat mong gawin? So, try natin dito si COVID. Ano yung option dito? Ano yung option yan? Ah, Travis Investor Registro Electronico. Identifier, clave pin, permanent clave, EU citizen. Nako, parang hirap naman ito. Puntahan nga natin tong clave na to. Paano makapag-register dito? So, sige. No, ano daw ang clave pin? So, yung clave pin daw is electronic access by citizens sa public services. So, yun, para daw ma-identify na kami yung citizen ng password para ano yun? Ako yun. Ayan po ha, clave.gov.es. Yan po ang dapat yung puntahan. Ayan. Malinaw? Ano ang dapat gawin? So, ilan option meron sila dito? Ano na? So, online? With walang no digital certificate. Oo. Online digital. Hindi pa tayo pwede. Kaya wala tayong electronic ID. Ito, para to sa mga dito. Ah, mga residente na. Tapos yung third? Oo. Pumunta daw tayo sa registration office. Ayan po, matutunghanayan natin yan bukas kasi may schedule kami. Ako may schedule sa SITA para bukas. Oh, so, tingnan muna natin kung paano mag-register. Malam mo, hindi na ako kailangan pumunta dyan. Okay. So, ang sabi dito, kailangan mo daw ng letter of invitation, yung secure verification code na ipapadala sa'yo. Paano mo makakuha yan? So, dito, mag-request ka ng letter of invitation. Ayan po, nakikita nyo, hiniklik na yan ni Jerry. Huwag niyong itatry ito ng Spanish, ha? I-change niyo sa Castellano kasi hindi siya gumagana sa English. Ayun. So, nagkakaroon pa ng error sa English. So, kaya... So, ayan. So, didiretso siya sa... Ayan o, umiikot na po. Didiretso siya sa... Ayan siya. Tributaria.gov.es. Okay. So, ano ang una natin dyan? Tramites. So, so, pwede pa rin po palang ma-convert pag
nilagay na natin sa Spanish at pumunta na sa ahensya tributaria. Ayun, pwede na po siyang ma-convert sa English. At so, pwede nyo na makita kung ano yung nire-register nyo or yung process ng registration. So, ito yung site. Mag-register ka daw. Dito, sa grabe, wait, electronic certificate for DNA. So, una muna, sign up po muna tayo. Dito tayo sa formalities o tramites. So, registry formalities. First one is sign up for Klabe. So, ayun. Kailangan i-enter ang DNIE. O, sige. Try natin kung ano yung mga DNIE. Sa'yo. Sige, sige. Okay. Huwag natin ipapakita. Itaas mo muna. Okay, so dahil confidential yung yan po, pinapasok na po yung Klabe doon. Ay, Klabe, yung DNI or NIE. So ayun na, pag napasok mo na, may lalabas siya yung support number naman daw ang kailangan. Ayan, so saan ipasok natin support number. So ang support number ay makikita mo dito. Kung ikaw ay ayan, support number. So, kung ikaw ay, kwan, ay, nawawala pala siya pag binubura. Nasaan na nga ba yan? Kung ikaw ay dayuhan. Mm-hmm. Ayan, ayan, pakita so, nandito natin ang numero de suporte. At yun po yun, nasa kanang bahagi, kung nakaharap ka dun sa ID mo, kanang bahagi na numero sa taas. Uh-oh. Okay, malinaw po, sandali, focus ko lang. Yeah. Ayan po, mas malinaw. Okay, kung ikaw naman ay katutubo na dito, ayan ang iyong numero nandito sa ayan, so pakita po rin natin kung ikaw ay katutubo na katutubo dito. Na dito, ayan po. Okay. Nasa taas din siya. Okay, so Jerry, nakaharap sa iyong camera. So ngayon, yung support number naman ang ating ipapasok. Pinapasok niya na po yung support number. Nako, problemang malaki. Hindi daw tama ang iyong support number. Ayan. So, may problemang malaki po tayo. Yan po, sinasabi dyan sa ating result na the support number is not correct. At yan po ang result kung bakit tayo nagpa-appoint sa, pakita muna yung appointment natin para bukas So, may sa ahensya tributaria. Yes, so, may problema. So, hindi natin pwede magawa ang step number 1. So, ano ang solusyon? So, ang solusyon ay dito tayo sa step number 3. Kailangan natin pumunta sa opisina nila. Ayan. So, punta tayo sa opisina nila. They need to see us personally. So, yan paano po yung gagawin? So, pupunta ka lang sa website ng ahensya tributaria. Yan, yun yung Spanish Tax Agency. Kumbaga, para siya yung BIR sa Pilipinas. Yun, ahensya tributaria. Tributaria po ay tax agency. So, ayan. Mag-English na naman kayo kung nahirapan kayo mag-Spanish. Mm-hmm. O, ayan. Magpa-appointment na lang kayo. Sa appointment, ayan. Individual lang ang pipiliin nyo. Appointment? Mm. Access a petition, cita, previa, enter na naman yun ang inyong mga NIE. NIE. Tapos yung password. At isend nyo. So, ayan na. Pag nasend nyo na, fill upan nyo yung importanteng information. Then, piliin nyo. So, kailan pa ba natin pakita? Ayan po. Siguro malinaw na rin naman yan, no? Huwag lang tayo pipili ng petya. Teka. Okay. So, nakatapat na sa'yo. Sa akin ang camera. So, mahalaga dito sa Espanya ang NIE kasi para siyang National ID number po siya. Kaya napakahalaga nun yung number na yun. So, ito ay step para sa mga kwan. Ayan, sinulat niya ang aking pangalan. Hmm. Ano ang lumabas? So, meron ka na daw sita. So, hindi ka na pwedeng magpakwan. So, okay. I-cancel mo, i-modify mo. Pero makikita mo dito. So, pwede nating ipakita ito. Yeah. Ayan. Yan po, kung nakapag-create ka na ng sita at pupunta ka dun personally. Sa akin po, ay bukas po ang aking appointment. So, ayan dyan sa Kali Montalban. Sa Kalye Montalban po ako pupunta para maayos ko po ang aking Klabe. At dun po nila aayusin ang aking mga information. So, Jerry? So? Okay. So, yan ang problema. Yan na po yung appointment namin. Na-print po na yan at maayos na.
So, sa araw ng appointment, ito ang medyo komplikado. Ang nakalagay dito ay, ayun, paalala na naman nila, ay hindi pwedeng may kasama ka, may escort dahil nga sa social distancing. At ayun, kailangan mong magsuot ng maskarilla. Yun, requirement po lagi na dapat magsuot ng maskarilla or mask. Importante po yan. At ang sabi nito ay hindi ka daw pwede humingi ng tulong sa ibang tao. At ang common maximum de attention is 15 minutes lang daw. So, mabilis lang naman pala. So, ano ang mga dapat dalhin pag ikaw pupunta dun personally? So, sabi nila, cuando acudo de la cita, identificación con la NIF and dispensar en turno, obtena un ticket con un código con él será llamado a través de pantallas de citación. So, may machine doon, ipapakita namin sa inyo bukas. Oo, sa bukas po, papakita po namin proseso. Pero, dadalhin niyo po lagi yung ID ninyo na pinakita natin para sa mga estranghero dito. At yung residente, nandun po, pinakita rin namin kanina kung ano ang ID na dapat nyong dalhin bilang identification. So Jerry, papasok naman tayo sa isa pang format natin. So bukas, papakita naman natin yung manual kasi ako naman ang mag-a-apply sa manual. Okay? Yeah. Okay. So, ito po ang ahensya tributaria kung saan dito tayo kukuha ng ating klabe. Okay, so number 6, Muntalban Street. Ito po yung pinakamalapit sa bahay kaya nandito tayo ngayon. So, anong gagawin natin, Jerry? Ikaw lang ang pwede kasi yun lang daw ang may sita previa lang daw. Okay, so to get the club, kailangan ka magpa-appointment. At ito na yung appointment natin. Okay. So, pagpasok mo doon, kuha ka ng token number. Anong i-enter sa token number? Doon sa machine? Sa token number, you have to enter the NIE. At yun ay ilalabas. Ito yung nakuha kong token number. At nandito na rin kung anong oras. Okay. Hintayin mo lang ang number mo na mag-appear sa screen. Kagaya kanina, yung T14 nag-appear sa screen, tapos ko ano yung window. Okay. After that, nag-proceed na ako. So, mabilis lang. Pinasok lang yung NIE number again. Tapos yung identification. Yung, anong identification? Yung support number? Itong dala natin na ano. Na sita. Ito. Support number. Pagka enter niya nun, hiningi yung phone number, after that email address, then pinapirma na lang ako and that's finished. So ganun lang kabilis, wala pang it's like 3 minutes to 5 minutes, so it's easy to get here your clubby key number. Okay, so kung ayaw nyo maabala kayo mas magandang pumunta kayo dito kasi pag sa courier, it will take more than a week para ma-receive niyo ang CSB. Dito, like instant. 3 minutes, you can get all these requirements that you need. Okay. Okay, so thank you very much. We'll see you then. This is John. And Jerry. Okay, bye-bye. Let's go. Okay, Jerry, kwentame. Next. So, patuloy natin yung kwento kasi si Jerry, nagkaroon na siya ng... So, nakatanggap na ako ng CSB. Invitation po ang tawag dyan. So, kasi nga po, diba, kontestado na ang kanyang resulta para sa kanyang lisensya sa pagpapalit dito sa Canaria. Hindi niya na kailangan pumunta doon kasi nga pwede na niyang i-apply personally ang kanyang mga dokumento. So, okay, next. Na. So, kailangan na natin mag-register. So, nandito na ang... aking klabe. So, bubuksan na natin. So, nandiyan na po yung kanyang PIN number sa bagay na yan. Ayan na po. Lalabas na po ang PIN number. Hindi lang namin po ipapakita sa inyo yung PIN number kasi para sa kanya lang po. Kaya galing na to sa Agencia Tributaria. So, sa tax agency dito. Ministerio de Hacienda. Okay. So, yan po. So, hindi siya taga Hacienda Luisita. Ang Hacienda dito, anong ibig sabihin sa Spanish? Ano ang Hacienda dito? Ano? It's an agency. Hindi, para siyang i-translate na nga natin. Ang Hacienda dito ay parang isa siyang estate. So, estate pala po ang meaning ng Hacienda. Farm, ranch, plantation. Pero dito, ginagamit ang Hacienda sa estate.
Okay, so yun po, estate or lugar kung saan doon po ginagawa yung bagay na yun. So, ayun na siya, sabi niya. Sabi niya, estimado, cuidado. Cuidadado, como respuesta a su solicitud, le enviamos código seguro de verificación. So, yun yung CSB ang ibig niyang sabihin. Código seguro de verificación. CST. Código seguro de verificación. So, nandito na yung ilang digits to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16. 16. Alphanumeric. Okay. Iba't iba pa yun na PIN number. So, 16 sets ng character po ang nandoon. Binubuo ng numbers, letters. Yes. Sabi niya, con él podrá darse de alta en sistema clave haciendo de la sede electrónica de la agencia tributaria en el apartado trámites destacado selecciona la opción clave y dentro de esta registrarse en clave. So, ganun na yung pag-register. So, okay. So, nandiyan na po. Salamat po sa ahensya tributaria at napadali po at napadala na yung kanyang usually pag magsasign up, it takes letter. 1 week bago nila ipadala sa iyo by mail. So, by mail. So, dapat nakaabang kayo sa inyong mailbox. So, last week na po siya nag-sign up at ilang anong days yun? Last week? Sunday yun, Monday. So, nagsimula yun. Okay. So, mabilis din pong nakarating dito. So, anong ginagawa mo na ngayon? So, ang sabi niya ay paano na daw ito. So, susunod na step na po tayo kasi may invitation na po. Kung nakareceive na po ng invitation, ang ibig sabihin, eh pwede mo nang ilagay ang PIN number. So, doon na tayo sa susunod. So, ito yung letter of invitation na itsura na kagaya natanggap ko. Ito yung CSB na number niya. So, sa sunod, pag na-receive niyo na, ayan na. So, mag-a-access na kayo sa Office of the Registry and access the option registration in clave. Okay. So, ang problema ay English na naman siya. So, kailangan gawin Spanish. O Castellano. So, Castellano dito ang Spanish. So, sabi niya, kung meron ka na daw, tenemos carta, acceso. So, nasan yung link niya dito? Meron ba silang link dito? Pasos a seguir, acceso nuevo, pulsa el button para continuar, registro en el clave, a continuación, confirmación, okay, puede bajar el auto mismo. I-click lang yung button na yun na pinindot ni Jerry. Jerry, balikan mo nga. Yan. So, ang sabi niya ay, prueba a hacerlo tú mismo. Sabi niya. Okay, yan po ang inyong pipindutin para iwipasok yung o ilagay yung PIN number na pinadala sa inyo mula sa Ahensya Tributaria or tinatawag nating CSB Código Seguro de ano yun? Ito. So, ang CSB ay Código Seguro de Seguro de Verificación. De Verificación. Okay. So, okay, Jerry. So, pag natanggap nyo na yan, ito na. So, pumunta na tayo sa link, diba? So, ang i-click doon natin ay, ayun, misma, register sa icon, clave. So, i-register na natin dito. Okay, so, registry in clave. Okay, so, i-enter ko muna ang aking... Okay, so, harap muna po natin sa kanya. Kasi po yun ay para sa kanyang personal information. Okay. So, habang busy si Jerry, ay nandito po ako't kausap ninyo para malaman kung ano po ang iba pang proseso matapos mailagay ang DNI at once na-accept o nalagay na po yun sa system, eh paano po ilalagay yung clave number or yung PIN number na pinadala ng ahensya tributaria na tinatawag na Código de Seguro de Verificación. Okay po, CSD ang tawag po dun. Okay, so nandito na tayo. Register. Sabi niya, pwede ka na daw mag-register. Kung na-receive mo na ang carta invitation. So, ang pipiliin mo dito ay ano? Okay. Ya dispongo de una carta. So, napili na. Kasi itong isa, I don't have yet the card. Please send me the card invitation in my domicilio fiscal. So, may okay. Doon sa address niya na nakarehistro. Kasi nga po, lahat dito ay nakarehistro ang DNI or NIE
sa impedimento at yun ay ginagamit para nakalagay dun so, sa iyong ng... identifikasyon. At lahat ay nakalink dun yung address mo. So may, kung may penalty ka, lahat yung ipapadala. Doon ipapadala. Ganun po ka-centralize ang information dito. Okay, so i-continue na natin. So ngayon, ayun na siya. Lalabas na, sabi okay. niya. I-input mo na daw yung 16 characters na figure. Yun. Para so, i-input na po natin ang 16 characters habang nakatakip po ang personal information ni Cherry. Okay, i-con mo muna. Harap mo ulit sa akin ang camera. Okay, good. Then, confidential siya. Alam mo na. So, kailangan kong pindutin ito. Nakong haba naman ito. Itiklado. Itiklado po ang impormasyon. Kasi 16 number po yan, dapat hindi magkamali. So, kailangan kong... Pinubuo po yan ng alphanumeric number, pero ayaw po namin ipakita o hindi po namin ipapakita dahil po yan ay personal information. Okay, nung naipasok na, tinanggap ba ng system yung iyong PIN number at ano ang nakalagay, Jerry? Pwede mo na ipakita. Okay, so yan po ang nakalagay matapos mailagay ang siyempre PIN sa, number. Siyempre sa una, nandun yung NIE ko, nandun yung pangalan ko. Ayan. Ngayon, wala. So ngayon, kailangan ko nang i-input ang aking telephone number. Ayan kasi po. Para saan pa ang telephone number? Ang telephone number, bakit importante siya? Kasi tuwing may gagawin kang transaction sa online services ng government dito sa Espanya, ay magpapadala sila ng PIN sa yung registered mobile. Ito po ay parang token. Oh, yung parang OTP na tinatawag nila. So, kailangan ko nang itipa ang aking number. Itipa o i-type? Yun i-type. Po yun. So, nakalagay na po dyan. Dire-diretso lang po yan sa paglagay ng information. Tapos, pati email address ay kailangan. So, hindi na po namin ipapakita yan. Pero yan po ay mga common information kasama ng telepono. Then, yung email address. Okay. Tapos, pag na-input nyo na lahat ng information, ayan, i-click nyo lang na nabasa nyo na at in-accept nyo ang condition. Kasi ito ang mga conditions. Sabi ayan. Na. So, yun po yung mga conditions sa baba. Ayan po. Ayan. So, ayan na siya. Medyo mahaba-haba siya. Ayan. So, pag... Ay, ano nangyari dito? Mali ang napindot ko. Kasi touchscreen siya. Na-click ko yung Notengo Correo Electronico. Kailangan ko ulit i-type. Okay. So, nakatutok naman po sa kanya kasi inuulit nyo nga dahil touchscreen yung kanyang computer or tinatawag nating ano tawag sa computer dito? Ordinador. Ordinador. Tama bang ating number? Tama ano? Oh, 6. Okay. Okay. That is correct. Okay, so pag nabasa nyo na lang ang conditions, okay na. I-click nyo na ang NVR. So, okay, yung NVR po, kanina ko pa po pinakita yon. So, i-click nyo lang para at least masend. Masend natin. Ayan, papakita ko lang yung dulo. Ayan. So, NVR na. Ayan. So, NVR. Okay, NVR. Okay, so pagkatapos nyo lahat na makakan, ayan na ang inyong lalabas na po ang PDF. So, information. So, ayan na may ma-generate na siya na PDF. Ayan, na-create na po ang PDF niya. So, okay na itong dokumento natin. So, i-save na lang po natin yung information na PDF sa inyong file para at least every time and then po na may manghingi na ganun, ay dire-diretso lang po ang inyong pagproseso ng mga impormasyon o papeles sa inyong ordinador or sa internet. So ngayon ang sabi niya, with the date of 7 July 2020, it has been dado is given the identification. Yung ALTA is high. The ALTA NL system and the high level of access and the parang high level access. High level access. System of identification and the sign na or tinatawag nating comprehensive access. So, sabi niya, you remember the keys, ang klabe ay ibig sabihin niya ay key. Okay. Na na-obtain dito sa service ng personal at hindi siya pwedeng i-transfer at hindi
It's not transferable to anyone. Ang ibig sabihin po nun, kung ako ay gagamit, hindi ko siya pwedeng gamitin, kundi yung tao lang mismo ang pwedeng gumamit. Cannot be transferred to other people. Okay, so meron pa siya dito, nandito na ang kanilang mga terms and conditions. Ayan. So, nandito ayan na yung declaration. Ayan. Pwede natin pakita yung part lang na yun. So, yun ang PDF na na-generate niya. Ayan po ang PDF na na-generate niya. At yun ay makikita rin niyo naman. Napakadali po na ma-follow ang procedure. Huwag po kayong mabahala, pero kahit papano, ay kaya po namin kayong gabayan dito. Mag-email lang po kung may mga tanong kayo, kung mapapanood nyo po at may question kayo, mag-email po sa amin at kaya po namin kayong tulungan. At ipapalabas po natin to sa Jericho's Place, okay? Naway nakatulong kami sa inyo. Puntahan lang po nyo ang Jericho's Place, mag-message lang po kayo at kami po ay handang tumulong sa inyo. Sabi nga po namin, kami ay magiging tapat sa inyo. Okay. So ngayon, try na natin kasi pupunta na tayo sa traffic center para ating i-transmit ang dokumento. Okay, so tapos na po ang pagkuha ng klabe at pagpasok ng impormasyon at nung PIN number na tinatawag nating C, Código de Seguro de Verificación o CSD. So, tapos na po ang pagkalap natin ng information tungkol sa klabe. Okay, po ito ng klabe PIN natin. Okay, so, ngayon, kailangan na natin mag-register. So, register saan ka? Dito na sa electronic register. So, magdidirect na siya dito sa ating yan ang okay, pasarela de klabe. Yan. So, ito ang pipiliin yung klabe PIN access. Mm-hmm. So, meron na siyang dalawang option para ma-obtain yung inyong PIN. It's either sa SMS or i-download nyo ito sa Apple Store or sa Google Play Store. Okay. Paano nyo yung madadownload? Kailangan nyo ng QR code. So, ano ba ang QR code? Okay, yes. Scan lang yan ng QR code at lalabas na yan. Or hanapin nyo lang sa Apple Store. So, automatic na po yan. Yan, klabe PIN. So, na-download ko na siya. I-open nyo na lang siya. At i-click nyo, allow yung kanilang notification. So, next. Click nyo lang to. Pakita mo dito at naka-site yan, yung talaga yung mabuti. So, politika. Ito yung mga terms and conditions. Accept nyo lang. So, kailangan nyo mag-register ng NIE nyo. Teka lang. At aking itatype ang aking NIE. Okay. So, ito po rin po yung condition ng ano ha? Ng pag-apply ng Klabe PIN. Yung pag-access. So, pag-access sa system ng using Klabe numbers or Klabe access na tinatawag. Pinadala po yung SMS message at na-access na po at naipasok na natin sa kanya. Kaya po, pinapasok niya sa kanyang mobile. Ayan na. Every time and then na nagpaproseso ka ng ganito, ay ipapadala sa iyo ang iyong Klabe PIN. Okay. So, ayan na siya. So, ayan na siya. Actualmente, nandis pin na may PIN balido. Pwede ba natin pakita yan? O, ayan. Yan po ang pwede niyong makita. So, pwede niyong close ang session. Pwede niyong may profile na po kayo doon sa inyong Klabe PIN. So, pwede niyong okay. So, vamos? Venga. Okay. So, thank you very much. See you then. Bye-bye. Bye-bye.